Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Jesse. Welcome po sa inyong lahat. Palakpakan po rin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ni Jesus, kaunting panahon na lamang at hindi natin siya makakasama. No? Pwede nating pagnilayan, mga minamahal na mga kapatid, na talagang merong panahon sa tao na para bang si Jesus ay napakalayo sa iyo. No? Yung may saglit, may kaunting panahon na para bang ang Diyos ay ang layo sa iyo. Sapagkat sabi niya, ano, tayo ay nagdadala sa ating pagdadalamhati, sa ating pagtangis, sa ating kalungkutan. Ito yung panahong parang si Jesus ang layo niya sa atin. Para bang siya'y nawalang sandali sa buhay natin. Kaya ang tao, ito yung panahon na para bang nauubos ang iyong pag-asa. Ito yung panahon na ikaw ay lungkot na lungkot. Halimbawa, may mga dumadating na problema sa iyo, matinding karamdaman, sakit na hindi mo inaasahan, biglang pagdating sa iyong buhay, na para bang si Jesus ay umalis pansamantala sa iyong buhay. May sakit, may nangyayari sa pamilya, may mga pagbagsak na hindi inaasahan, may pagkalugi, no? May mga talagang mga sandaling ikaw ay halos ay hirap na hirap, no? Yan yung panahong pakiramdam natin na si Jesus ay malayo. At yan naman yung normal na nangyayari sa tao. Pero sabi ni Jesus, ang lahat ng iyan, no, kung anuman ang iyong sitwasyon ngayon, ang lahat ng iyan, darating ang panahon. At yan ay kaunting panahon lamang. Darating ang panahon na ikaw ay makakaranas ng kagalakan. Kagalakang nanggagaling sa Diyos na hindi mo rin nauunawaan, sapagkat mayroon ding mga bigla ang pangyayari sa buhay mo na magpapaligaya sa iyo. Yan ay galing sa Diyos. No? Galing yan sa Panginoong Diyos. Walang nangyari sa iyo, pero ikaw meron kang nararamdaman, sapagkat ang lahat ng iyan na iyong pinagdaanan ng iyong mga pain, mapapalta ng kaligayahan na galing sa Panginoong Diyos. Kaya nga, ang tao, napakahalaga sa kanyang buhay, siya'y marunong umunawa sa mga nangyayari sa kanya. Kung ikaw ay mayroong karamdaman ngayon na may sakit, unawain mo ang mga bagay, tanggapin mo na ang ito, na ang mga bagay na nangyayari sa akin ngayon, marahil may rong gustong ipaabot ang Diyos sa akin. Siya'y nangungusap sa akin sa ganitong sitwasyon. Ano kayang plano ng Diyos sa akin? No? Bakit may ganitong pangyayari? No? Kailangan nating mahagip, maunawaan ang maraming bagay na nangyayari sa atin. Kaya pag tayo ay laging magtatanong na magtatanong sa Diyos, Lord, bakit po? No? Yan lagi ang tanong natin eh. Lord, bakit po? No? Pero, kung ikaw ay tatahimik at uunawain mo, bakit ako ganito? Ano kaya ang gustong iparating ng Diyos sa akin? At utik-utik yan, habang ay natatanggap mo at nauunawaan mo, darating ang panahon, yung lahat ng pain na yan, mapapalta niya ng kaligayahan galing sa Diyos. At hindi mo rin maunawaan saan nang gagaling yung iyong kaligayahang iyan. Yan ay galing sa Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin ngayon, kung ikaw may naroon na sa kaligayahan, na ikay maligayang maligaya, saganang sagana ka sa iyong paningin, sa iyong buhay, pagpasalamat mo sa Panginoong Diyos.
at nalampasan mo ang maraming bagay. Kaya nga ang misa, isang dakilang pagkapasalamat natin sa Panginoong Diyos. Sapagkat talagang darating sa buhay ng tao na parang si Jesus ay mawawalang saglit. No? Say parang mawawalang saglit sa ating buhay. Pero siya din ang nagsabi, ako'y darating at makikita niyong muli. Darating ako sa inyong buhay. Kaya kapag dumating yung panahong parang si Jesus ay wala sa ating buhay, ito yung panahon na tayo'y magnilay, manalangin, at unawain natin bakit may ganitong pangyayari sa buhay ko. Ano kaya ang gustong sabihin ng Diyos? Pero ang pinakamalalim niyang gusto laging iparating sa atin, gusto kitang iligtas, kaya ka dumadanas niyan.